Next is accuracy of content. The review should especially be considered when tests have been developed after a certain period of time. Dito, sinasabi na we need to review the assessment test questionnaire that we have at the moment, lalo na kung ito ay na-develop after a certain period of time. Kasi, maaaring may mga nabago sa data or sa content, sa information na pinanggalingan or pinagbasihan ng questionnaire na ito. So, to catch up with these changes, new discoveries, we need to update the questions and the answer doon sa assessment test questionnaire. Kailangan accurate yung content ng test questionnaire sa updated na data noong content na pinagbasihan nito. The fourth one is the absence of content gaps. The review criterion is especially useful in strengthening the score-based inference capability test. So dito, sinasabi na kinakailangan nating i-review yung ating questions and answers na including doon sa assessment test questionnaire natin. Kasi maaaring may mga question and answer na hindi naman related or maaaring hindi na-tackle during discussion. So kapag may mga ganitong incident, nagkakaroon tayo ng hindrance sa pagkuha ng validity ng content test. So dito, kinakailangan na connected or related ang content sa ating assessment tool. Lastly, fairness. The discussion on item writing guidelines always give a warnings on unintentionally favoring the uninformed students obtain higher scores. So dito, we need to review the assessment test questionnaire to ensure that there will be no unfair treatment among students. Paano nga po ba nagkakaroon ng unfair treatment sa mga estudyante? So nagkakaroon dito ng advantage and disadvantage. So, kapag nasa malapit kang seat or upuan sa classroom, nagiging advantage mo yon. And then, nagkakaroon naman ng unfairness treatment dahil sa mga questionnaire na binibigay na included doon sa assessment test. So, dito kabilang sa mga unfairness treatment is yung inadvertent grammatical clues, sa mga ambiguous problems, at saka sa hindi maayos na instruction nung exam. So, dito, to avoid the unfairness treatment, kailangan mawala itong mga ganitong problema. So, ang gawin ng teacher is ayusin niya yung instruction na nakalagay doon sa assessment test. So, dito nagkakaroon na ng fairness treatment.